ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Huwebes, ika-anim na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong tagapunto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis si Raloon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tulda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego.
Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon'y tutungo ako sa mga Hintil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo, Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, "Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli?" Sabi pa niya'y, "Sapagkat ako'y paruroon sa Ama, ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan." Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon,
ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ang ating unang pagbasa ay continuation ng ating unang pagbasa din kahapon. At ang ating ebanghelyo ay pagpapatuloy din po ng ating ebanghelyo kahapon. Noon pa pong Lunes, ipinapakilala na ng ating Panginoon ang Espiritu Santo na siyang isusugo. Dahil sa Linggo ay ipagdiriwang na po natin ang kanyang maringal na pag-akyat sa langit, ang Ascension. Kaya ang pamamaalam ng ating Panginoon ay ganun na lamang. At ang pamamaalam na ito, kung titingnan po natin, ay nagbibigay kalungkutan sa mga alagad na kung saan ay kung papaanong naranasan nila ang pagkawala ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pag-abandona sa ating Panginoon. Noong ito'y hulihin at ito'y magpakasakit na iniwan nila ang ating Panginoon at ngayon na may doble ang kanilang nararamdamang kalungkutan. Balikan po muna natin ang ating unang pagbasa. Dahil hindi naging mabunga ang missionary work ni Pablo sa Atenas na siyang ating unang pagbasa kahapon, siya po ay nagtungo ng Korinto. At sa kanyang pagtungo ng Korinto, sinalungat din po siya ng mga Hudyo. Subalit hindi natigil si Pablo at dito niya po itinuon ang pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapakilala sa ating Panginoon sa mga Hintil dahil rejected ang kanyang pagpapahayag ng mga Hudyo. Kung sa Greece, sa Atenas, na mga intellectuals ang umayaw sa kanya, ang nag-reject sa kanya, sa pagpunta niya sa Korinto, kapwa Hudyo niya ang nag-reject sa kanya. Kaya nga, reasonable o justifiable na ibaling ni Pablo ang pagpapahayag sa mga Hintil dahil ayaw tanggapin ng mga Hudyo ang mabuting balita ng ating Panginoon. At ano ang ginawa ni Pablo? Ipinagpag niya ang kanyang sandalyas at sinabihan niyang ang babala sa mga Hudyo, bahala kayo, ang kaligtasan na ito'y para sa mga Hudyo, subalit ayaw ninyong tanggapin. At ibinaling na nga niya sa mga Hintil ang pagpapahayag ng mabuting balita. Sa ating ebanghelyo, ang pagpapaliwanag ng ating Panginoon sa kanyang nalalapit na pag-aalay ng kanyang buhay, ano, ilagay po natin ito sa konteksto. Dahil paulit-ulit po yung pagsasabing kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang uli. Ano? Ang konteksto kasi nito ay sinabi ito ng ating Panginoon. Ito ay doon pa po, speech po ito ng ating Panginoon sa Last Supper na kung saan ang sinasabi dito ng ating Panginoon in a contextual aspect. Sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay na nalalapit na ang paghuli sa kanya, siya'y magpapakasakit, siya'y papatayin, ito yung sinasabi niyang kaunting panahon na lamang at hindi niyo ako makikita in terms of death. Dahil iaalay niya ang kanyang buhay, papatayin siya ng mga elders, ng matatanda ng bayan, ng mga otoridad. Ito yung unang pagsasabi niyang hindi siya makikita ng kanyang mga alagad. Subalit noong sabihin niya at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang uli dahil muli siyang mabubuhay.
Ano? At kasama din po ito sa kanyang farewell discourse dahil ang kanyang pamamaalam, dahil ito ang accomplishment ng kanyang misyon, ang pag-aalay ng kanyang buhay, at patungo ito sa kanyang muling pagkabuhay, at pagkatapos na siya'y muling mabuhay, kailangan niyang umakyat sa langit para ipadala ang Espiritu Santo na gagabay sa mga alagad at sa ating mananampalataya. Mayroon dalawang bagay po dito na nais ko pong bigyan ng pansin. Ano, ang katotohanan na sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Ama, ito din po ang ating hantungan. Kung papaanong galing tayo sa Ama na nakuha po natin noong tayo ay binyagan, na parang sinasabi natin at the time na tayo ay binyagan, sinasabi natin ang lahat ay ibinibigay natin sa Ama, ibinibigay natin sa Diyos, ang ating paglilingkod, ang ating pagmamahal, dahil tayo'y tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng binyag na iyon. Ano? Kaya nga, ang katanungan dito, pag may sinisiriaan ba tayong kapwa, naglilingkod ba tayo para sa Ama? O babalik ba tayo sa Ama kung ganito ang ating mga ginagawa? Kung ano ang ating kasamaang ginagawa na patuloy nating ginagawa, tanungin natin ang ating sarili, ito ba'y paghahanda natin para bumalik sa Ama, bumalik sa Diyos? Ano? Unang aspeto na kung saan ay ang lahat ng bagay ay babalik sa Diyos, babalik sa Ama, sa ipinapakita sa atin ng ating Panginoon ngayon sa kanyang pagbabalik sa Ama. Ang ikalawa ay ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Ano? Kadalasan ay pag tayo ay sumusuong sa mga pagsubok, mga problema, ang nakikita ng tao ay yung isang bahagi, na maliit na bahagi, yung kanyang nararanasan, yung sitwasyon na parang napakahirap malampasan. Hindi niya nakikita yung mas malaking inihanda ng Diyos na naghihintay, na kung saan ay biyaya, kasiyahan. Sabi nga ng isang manunulat, sa tuwing tayo ay dumaranas ng mga problema at sitwasyon, kagaya ng mga alagad, ang kalungkutan na nababakas ng ating Panginoon, ang ating binibigyan ng pansin, nakatuon tayo doon sa maliit na bagay na iyon. Sabi nung manunulat na ito'y, tuldok lang iyon kung titingnan po natin at kung pag-iisipan natin. Kung ikukumpara doon sa naghihintay sa atin na nakalaan para sa atin sa ating pagiging mga anak, pagdating ng panahon na tayo'y tatawagin na ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng manunulat, hahayaan ba nating bumagsak doon sa tuldok na iyon, sa napakaliit na bahagi na sitwasyon na ating dinaranas, kaysa doon pangarapin natin na marating yung napakalaking inihanda sa atin ng ating Panginoon, yung biyaya na naghihintay sa atin. Nawa, kagaya ni Pablo, na kahit ano ang kanyang nararanasan, patuloy ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, patuloy ang kanyang pagpapakilala sa ating Panginoon, tanggapin man siya o hindi, i-reject man siya o hindi, patuloy ang ginagawa ni Pablo sa kanyang missionary work. Ganon din ang pagbibigay ng pagpapalakas ng loob ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, na hindi manghinawa ang kanyang mga alagad, patuloy na maglingkod at antayin ang Espiritu Santo na gagabay sa kanila sa kanyang pagbabalik sa kanyang Ama. Nawa sa patuloy nating pagdiriwang nitong banal na Eukaristiya, mapagtanto ng bawat isa kung ano ang biyayang naghihintay sa atin pag malampasan natin ang mga problema, mga pagsubok na ating dinaraanan sa sitwasyon na ating kinahaharap ngayon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At nanggapin ang alak na ito, inumihay sa'yo. Malaming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na panirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili niya'y iniyain, bilang pagkaitinumin, pinagsa salungan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria, ang Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumain niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa iyong pangalan,
Ikaw ay akin magpakailanman. Akong Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man mapunta. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ubig kita sasagutin. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dadasalin po natin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng Diomanoy Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi ito maaaring hindi tayo pwedeng magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clay Go or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Pinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. May prosesyon sa ikalima ng umaga, ang mga sasama ay nanyayang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Free legal consultation sa May 20 sa ganap na ikasyam ng umaga hanggang ika-apat ng hapon dito po sa Divine Mercy Sanctuary. Free adult baptism sa May 22 sa ganap na ika-apat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan na sa opisina para sa mga detalye at operation pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ika-isa ng hapon dito po sa Divine Mercy Sanctuary. Ikapito, para naman sa pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay may isinasagawang car-raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan at sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso po lamang. Panoorin po natin ang video na ito. Para po sa mga hindi pa nakakapagbalik ng ticket stub at payment, ito po ay hanggang May 20 na lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utsala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. In this night of exile, stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light meets disperses all darkness. The voice that sustains me, now you need joy.